Sa Tagaytay, pinili ng ilang pamilya na magdiwang ng Father's Day para na rin masilayan ang Bulkang Taal. At nakatutok doon live si Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Paul. Ivan, yung naitala ng FIVOC sa nakalipas na 24 oras, 46 volcanic tremors, mahigit 7,000 tons na sulfur dioxide emission na pagsingaw na 600 meters yung taas. Pero tuloy pa rin ang turismo dito sa Tagaytay City ngayong Father's Day. Alert level 1 pa rin ang Bulkang Taal, pero walang duda ang hatak nito sa mga turista sa Tagaytay. From yun nga, Iloilo, maganda rito kasi yun nga, maiba naman yung ambience. At marami pa rin dito pinili mamasyal ngayong araw ng mga tatay. Gaya ng pamilya Gimutaw mula Makati City. Yung request nila sa akin, magtagaytay daw kami tapos sakay daw sila sa kabayo. Nag-day off ako ngayon kasi Father's Day. Dito rin nag-reunion ang Vizcarra family galing Kabuyaw, Laguna. Sila lagi nasa trabaho, minsan lang magkasama-sama ng ganito. Minsan lagi nasa bahay. Dati ako yung nabate ng Happy Father's Day sa tatay ko, ngayon ako na yung binabate kaya. Meron ding mga tatay na tuloy sa pagkayod tulad ng magtatahong si Billy. Okay lang sa akin ha. Sanay naman ako na ano, lagi nagtatrabaho, lagi titinda. Sagay ako. Pero ang papel ng pagiging ama, wala rin namang pinipiling kasarian. Ang cotton candy vendor na si Evangeline, na 18 taon ng biyuda, siya na ring ama ng kanyang 7 anak. Mahirap pero masarap kasi dugot pawis mo ang ipinakakain at pinaan mo sa mga anak mo. Apo, wag susuko. Ivan, ang sabi sa atin ng Tagaytay Tourism Council ay mahigit 10,000 na yung mga turistang nandirito sa lungsod ngayong Father's Day weekend. At yan muna ang latest mula rito sa Tagaytay City. Happy Father's Day dyan sa inyo. Happy Father's Day! Maraming salamat, Paul Hernandez, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Magandang balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 oras weekend at iba pang newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.